Init sa Magdamag. Episode 41 na po tayo. So last week ang ending ng episode is ate next ni Tupesi Kong Rita para palalahanan ito na huwag na magpunta ng party at ingatan na ang dinadala nilang anak. Ngunit hindi ito nagustuhan ni Kong Rita kaya tinawagan niya si Tope hanggang sa binuksan ni Peterson ang pinto ng toilet at sinabi na to na maliligo siya. So sa kabilang linya ay very disappointed si Tope sa sagot sa kanya ni Kong Rita. So ang ginawa ni Kong Rita, tinawagan niya si Raymond, isa sa mga kaibigan niya, para humingi ng advice dahil nga sa pagdetect sa kanya ni Tope at sinabi na to na hormones lang yun, huwag niyang alalahanin, hayaan niya na si Tope. Kung siya nga ay parang magkakaroon na siya ng regla. So, hormones lang yan girl, yun lang ang sinabi ni Raymond kay Kong Rita. So, the next morning, nakaharap sa salamin si Kong Rita, pinagmamasdan ng kanyang sarili, lalo na ang kanyang tiyan, at siya po ay napapangiti na lang dahil sa finally, ma-experience niya na naman ang pagbubuntis while inaantay naman ni Tope ang may-ari ng Bella Mines para kausapin ito na baka maaring sinabotahe ang Bella Mines. So may naglagay ng chemical sa tubig baka at saka hindi sila guilty sa pangyayari ito, pero hindi ito pinansin ng may-ari ng Bella Mines kasi naibenta niya na nga ito sa mga Alvarez at marami din siyang mga kaaway tungkol sa negosyo at matagal na din gustong bilhin ng Alvarez ang Bella Mines. So ngayon Bella Mines na ang mamumblema kung ano man ang problema ngayon. So samantalang magkausap naman ngayon si Peterson at ang kanyang mama para paalalahanin lang naman ito tungkol kay Abad na yun nga, finally na ibenta na ni Mr. Velasquez yung Bella Mines sa kanila. Pero nagpunta si Mr. Velasquez sa bahay nila Olivia kasi nga gusto niya sabihin na nag-usap sila ni Tope at sinabi na to na may ibang nagsabotahe or may iba na nagpuno ng naglagay ng chemical sa tubig sa baryo ng Talisay at sinabi naman ni Olivia, pinalalahanan lang kita na iniligtas lang namin ang kumpanya mo kasi ito ay palubog na. So si Peterson nagpunta naman, si Doc Tope ay nagpunta naman siya sa bahay nila Paulina para magsiguro, para maglabas ng sama ng loob, para meron lang siyang makausap. At syempre, pilit pa rin pinalaalahanan ni Paulina si Tope sa mga nangyayari, katulad na lang na hindi siya kikilalaning ama ng bata, na tigilan na ang pagkakaroon ng communication kay Rita, tigilan na rin ang minings. Samantalang pabalik naman si Olivia sa table kung saan nagkakaroon ng breakfast ang pamilya ni Kong Rita nang tumunog ang cellphone nito at nakita ni Kong Rita na tumatawag sa kanya si Abad at ang ginawa na lang ni Olivia ay umalis na lamang ito. So sa isang baryo naman kung saan nagkakaroon ng activity ang isang foundation ay pasulyap-sulyap si Kiko kay Hana, lalo na meron siyang tinutulungan na lalaki na maaaring nagseselo siya dahil syempre may mga hawak-hawak. So ang ginawa ni Kiko ay tinawag niya si Hana para mag-usap sila, ngunit ang sinabi lang ni Hana ay nagbigay lang to ng rules na rules number 1, bawal mag-usap, rules number 2, walang pakilamanan, and rules number 3, kanya-kanya tayo dito ng gawain. Samantalang kausap naman ni Maggie si Kong Rita dahil binibigyan niya ito ng update na marami ang maganda ang feedback na babalik si Kong Rita sa pagiging nurse after nitong manganak. Pero si Kong Rita ay medyo tulala lang siya sa mga pangyayari at nagbigay din ng kumbaga nagkwento rin si Maggie kay Kong Rita nung nagbubuntis yung
asawa ng kapatid niya ay kinakausap niya ang bata at hinihimas, at itinanong niya rin ito kay Peterson, kay Kong Rita, kung ginagawa din ba yun ni Peterson, pero unlucky, hindi nga yung ginagawa ni Peterson. So nagkakaroon sila ngayon ng dinner at piling ni Hannah ay sinisiraan siya ni Kiko kay Pinky, kay Miss Pinky, lalo na maganda ang papuri ni Miss Pinky kay Kiko kasi nga marami ang bibili ng plant box na ginagawa niya pala. At kausap naman ni Miss Pinky si Raymond, nangangamusta ito tungkol sa kanilang tinutuluyan, kung kamusta sila doon, kung ayos lang ba sila doon. Samantalang sa likod naman ay gumagawa si Kiko ng mga plant packs dahil nga marami ang bibili sa kanila at gusto niyang tulungan yung mga tao doon. Samantalang hindi nagugustuhan ni Hannah ang pangyayari dahil piling ni Hannah ay baka sinisiraan siya ni Kiko kay Miss Pinky. So nag-iisip siya ngayon ng plano kung paano niya gagantihan si Kiko or ipapakilala niya na ngayon ang sarili niya na siya ay si Hannah Salcedo. Samantalang si Dr. P naman ay paulit-ulit niyang binabasa, tinitingnan ang mga contract na nakalagay doon sa IBF nila. Baka nga in the future ay pwede siyang maghabol or nire-remind lang yung sarili niya na hindi nga siya pwede maghabol. So at the moment, marami na yung nagpa-flashback sa utak niya, sa mining, kay Rita, sa mga tao sa Talisay. So ang ginawa niya lang niya ay tinext niya si Kong Rita dahil gusto niya makipag-usap dito tungkol nga sa mining issue. Pero hindi siya pinapansin or hindi siya nireplyan ni Kong Rita. So nag-text ulit si Kong Rita, nag-text ulit si Tope kay Kong Rita at sinabi na hindi ka ba nakukonsensya? Ngunit ang ginawa lang ni Kong Rita ay binura niya lang lahat ng mga text message ni Tope sa kanya. At syempre nag-flashback din kay Rita yung conversation nila ni Peterson nung nasa hospital ito, na gusto niya lang, na gusto lang bili ni Peterson yung minings dahil gusto niya lang tulungan ang mga baryo sa Talisay. So at the moment, ayan nga, napapaisip lang si Tope, at dyan po nagtatapos ang episode ngayong araw na ito. At ang susunod na episode sa Martes, kaabang-abang, dahil ayan, nagsisimula na nga talaga ng buntis na, finally buntis na si Kong Rita, parang hindi pa ito nagsising sa mind ni Peterson, lalo na hindi siya masyadong nakikialam or wala man lang, alam mo yung sympathy na nagbubuntis yung asawa ko. So kausap niya ngayon si Attorney Ellie at sinasabi na to na kung hindi mo matatanggap ang bata, may option naman kayo, yun ay ipalaglag nyo na lang. So pinag-iisipan nyo ni Peterson at yun ang mangyayari sa mga susunod na kabanata, kung ipapalaglag ba or itutuloy ba nila or ipapatuloy ba ang pagbubuntis kay Kong Rita. Dahil hanggang ngayon ay hindi pa po nagsising sa mind ni Peterson at wala siyang pakialam. So abangan nyo tomorrow ang next episode. Thank you very much.